So, mag-start tayo sa mga few pieces na pwede for everyday. Isusum ko na kayo, okay? Ah, mali. Yung kilikili ko na gilo. Girl, ang ganda ko dyan. Hello friends! Welcome back to my channel! Yes! Sunod-sunod na week, meron tayong upload. So, happy ako dyan. Sana magtuloy-tuloy. Kasi parang wala na akong maisip for next week. But anyway, this week, ang itatakil ko naman ay yung mga earrings essentials. Naisip ko kasi nung una na dapat earrings collection ko. Kaya lang kasi mga, alam mo yun, kumbaga preferred ko na mga earrings yun eh. So, kaya sila napunta sa collection ko. So, ngayon, mas importante siguro na makapag-share ako ng mga earrings essentials kung saan malalaman nyo kung ano yung mga dapat na nasa collection nyo, mga staple items or staple earrings na hindi kayo magkakamali. Every time na may pupuntahan kayo or kahit pang everyday use pa yan, pang school pa yan, pang office pa yan, or yung mga pang bonggang formal affair. So, yun! Magpapakita ko ng options. Hindi kailangan na totoong ginto sila, pero kung gusto nyo pa din na totoong ginto, much better kasi ano yun eh, magandang puhunan yun at investment talaga sila. Magagamit nyo yung pieces na yun eventually. Kunwaring kailangan nyo ng pera, maliquidate nyo siya, or ano pa ba, or masasanla yung ganon, o kaya mabibenta nyo rin kung gusto nyo ng bagong design. Unlike kung mag-ipon lang kayo ng mga fancy earrings, kagaya ko, mahilig kasi ako, meron akong totoong ginto, pero hindi ko madalas nagagamit, pero yun nga, hindi siya mawawala ng value, nag-appreciate siya. Tapos yung mga fancy earrings ko naman, hindi ako nagki-care kung wala ko sila. So, merong pros and cons. Magbibigay ako ng mga links kung saan ako nakakabili ng mga items or yung mga pinapangarap kong mabilan. Pwede maglalagay ako sa description box sa ibaba. So, yun. Mag-start tayo sa mga pieces na pwede for everyday. So, itong naunang to, sobrang dainty lang niya. Maliit lang siya. Ito totoong gold siya. At matagal na siya sa akin. Galing pa siya sa kuya ko nung graduate ako ng grade 6. Ay, high school pala. So, ano, mga 100 years ago. So, everyday pwede siyang gamitin. Tapos, hindi mo kailangang hubarin kapag maliligo ka. Kasi nga, hindi naman siya magta-tarnish. So, next ay pearl earring. So, maganda na meron kayong kahit isang, alam mo kasi yung pearl earrings, dati merong sinasabi na parang luluha ka daw pag suot mo yan. Tapos dalaga ka ba? Or pag nag-asawa ka? Pero ako, ano, di ako naniniwala. Eh, kasi nakakaganda si pearl earrings. Ang weird niya, pero parang mas glowing yung balat mo. For whatever reason, nakakaganda talaga siya. So maganda na nasa collection mo siya. Pwede siyang pang everyday. Pwede rin siyang pang formal occasion. Or interviews. Yan, ganyan. Itong isang to ay diamond earrings. Tama ba? Chine-check yung notes ko. So, yung isa, itong isang to, hindi siya totoong diamond earrings kasi hindi ko pa afford. Pero, yun nga, meron kayong mga mabibila na fancy, meron naman yung mga Russian stones, or yung, nalimot ko yung ibang tawag dun sa, basta, kahit mukha pang puwet ng baso yung dead man eh. Kasi hindi mo na mag-check. Unless sobrang master mo na talaga yung mga diamonds. Pero yun nga, ang ganda lang nito kasi kahit siya lang yung suot mo, dalang-dala na yung buo mong ano, outfit. Ganun. So, sobrang simple pero elegant. Next, of course, ay hoop earrings. Ito medyo makapal na hoop earrings to. Pero, yun nga, favorite ko siya, kaya lang mabigat siya sa tenga. Nabili ko to sa Forever 21. Kung gusto niyo naman ng mas maninipis, meron tayo. Meron ako ipa-flash inyo ngayon. And, ito sila. Yan. Sobrang simple lang nila, magaan lang sa tenga. Hindi, hoop earrings to na medyo, ano ba, geometric shape. Ganon? Tama ba? Basta, para siyang yung sa dalawang piso.
octagon ba tawag doon? Girl, hindi ko na alam ang ganyan, no? So, kung yung mga hoop earrings, marami ng iba-ibang klase. Kung hindi kayo ganun ka-adventurous, magandang mag-go for, ano, yun nga, hoop earrings. Hindi pa siya walain. At kung mawala man, hindi ka naman maiinis unless sobrang, alam mo yun, unless totoong ginto siya. Next ay, ito, favorite ko tong earrings na to. Mali pala ako, kala ko, galing to dun sa best friend ko nung pumunta ako sa Singapore. Pero actually, nabili ko pala to sa Parfoy? Hindi ko sure kung anong pronunciation. Pero, yun siya, doon ko siya nabili sa Mega Mall. Maraming ganito sa Shein ako nakita. Actually, kakabili ko pa lang ng isa pa. Yung mga parang Armani, mga Versace na mga designs may lion. Tama ba Armani Versace ba yan? Hindi ko na matandaan. But, yun nga, mga ganito, mga bulky na earrings. Hindi pa naman sobrang bulky nito, pero sobrang elegant niya. Minsan, ang ganda lang niya i-pair sa black dress, tapos naka-stilettos ka lang, or yung mga naka-mules na totos ka lang. Yung sobrang, ano, black and ito, okay ka na. Next ay itong flower earrings na ito. Galing to kay Mami Charmy, pero tama ba ako kung galing kay Mami Charmy? Hindi ko maalala, pero galing tong Forever 21 kasi nakalagay siya dun sa bag. Tapos, nagamit ko na siya one time sa isa sa mga summits namin sa office or yung formal occasion sa office or awards night kung tawagin. So, yan. Very formal ito. Kung gano'n ka naman ka-daring, okay lang din naman na ipang-everyday. Yun nga, sinasabi ko, bahala ka. Sa preference mo yan kung gusto mo magsuot ng mga sobrang, alam mo yun, sobrang lalaking earrings everyday. It's okay. Next ay cute earrings naman. So, itong star earrings na to, nasa akin na to. Bata pa lang ako, siguro mga second year high school. Nabili ko sa Divisoria. Tapos ngayon, hindi pa din siya nangingitim. So, favorite ko to kasi uso-uso ngayon yung mga coral na mga earrings. Yung or makeup pa nga, or lipstick kagaya nito, yung mga coral lang kulay. Sobrang in na in siya. Plus yung mga stars pa, very youthful. Tapos, yun, cute. Next ay ito, pwede ito sa dagat, pagka may outing. Meron ako nitong iba-iba, may blue, may orange, may white. Pero itong yellow pinili ko today kasi, yun, very sunny yung itsura niya. Sobrang nakaka-summer vibes. Ang cute lang nitong i-pair sa swimsuit. Tapos, pag nag-swimming ka, kahit di mo na nga tanggalin to, hindi naman nakakatakot. Kasi kahit mawala, may pamalit ka pa. Hindi siya ganun kamahal. Parang 20 pesos ko lang ata yan nabili. Next ay yung mga edgy or statement earrings naman tayo. So, ito yung lightning. Ito siya, maganda siya kasi nakakasiga. Nasuot ko na to nung kasabay nung suot ko yung leather jacket ko sa office. Hello? Centralized lang nag-leather jacket na. Bakit? Pakialam mo. Ayun ko, ba't nakalusot yung leather jacket? Hindi naman, smart casual. Anyway, nawala. Yan, ito yung earrings na ni-pair ko sa kanya. Sobrang cute lang nito. Kung gusto magsiga-sigaan or sobrang edgy. Ito na yung galing sa friend ko. Palpak-pakpak ng mulawi. Sobrang ganda niya pag sabay mong sinuot. Yun, edgy nga siya. Tapos, pang siga-siga din. Tapos, sa Singapore ko, ito binili sa Aldo. Hindi ko lang sure kung available pa. Pero maraming ganitong itsura ngayon sa Shein or sa Shopee. Basta i-type mo lang siguro yung wings. Ganyan. Wings earrings. Next ay ito, yung mukha. Ewan ko nakita nyo na to, pero parang may ganito si Mimia. Hindi ko sure. Pero yung mga ganitong mukha. Ah, si Michelle Phan pala yung naalala ko na merong ganito. Galing to sa Forever 21, pero ang dami ko nang nakikitang ganito sa ibang mga stores pa. So, staple earrings din siya. Pwede rin siyang pang formal occasion. Pwede siyang pang everyday. Ikaw bahala. Hindi siya, mukha lang siya malaki, pero hindi siya ganun kabigat. Kung may ilig kayong mga artsy-artsy gamble, diyan.
Next, ito na resin earrings naman to. Again, another bulky earrings naman siya. Galing to sa UP nung college ako. Binili ko siya nung college ako sa estudyante na gumagawa ng resin. So, nalilitong panda to eh. Nalilitong panda na tarsier yung design. So, pero yan siya. Pero favorite ko to. Sobrang iningatan ko to. Nung muntik na itong mawala kasi naglipat ako ng gamit from Sampaloc to Pasig. Akala ko, nawala ko to. So, sobrang nasad ako. Hanggang sa sobrang dami kong nahalungkat na mga gamit. Recently lang, nung naglinis ako sa Sampaloc, nakita ko ulit siya. So, yun. Ito naman, dangling earrings. Pwede yung mga sparkly-sparkly earrings. Kaya lang di ako masyadong ano sa ganun eh. Yung, alam mo, yung gusto ko yung parang halo-halong design, yung medyo weird na design, or yung ganito, parang sa halo-halo lang siya ng plastic, ng gold, ganun. Sa Parfois, ko rin siya nabili. Naka-sale siya, ewan ko. Ay, hindi pala siya naka-sale. Ano, hindi. Nabudol pala ako ng earrings na to. Hindi pa pala siya naka-sale nung binili ko siya. Nangatuwiran na ako sa sarili ko. So, binili ko siya kasi gagamitin ko siya sa summit. And true enough, wala namang katulad. Alam mo yun, hindi siya talaga magkakaroon ng katulad sa mga events na napupuntahan mo kasi hindi talaga siya. Alam mo yun, pang baliw. So, gusto ko siya. Ganda. And next ay itong mga flower earrings. Kagaya nung isa, yung isa kasi medyo subtle lang yung yellow, maliit lang siya. So, yun, kung medyo bold naman ang gusto mo, pwede din to. Pwede rin siyang pang formal occasion. Binili ko siya kasi dapat may summit kami na Filipiniana. Eh, ang ganda lang ipares ng flower sa Filipiniana. Tapos gold pa ito. So, kung medyo shy ka naman at sobrang, alam mo yun, sobrang bold ang gold para sa'yo, pwede ka rin mag-go sa puli-puti. So, yun lang yung mga naisip ko na earrings, yung mga essential na mga dapat na nasa collection mo pagka meron kang, yun, earrings collection. Paikot-ikot. Hindi, pero yun nga, ibig sabihin ko, magandang meron ka nito mga pieces na ito para kahit sila nang sila yung paulit-ulit mong gamitin, hindi sila nawawala sa uso or hindi sila masasayang. And na-notice ko kasi dun sa collection ko, kahit saan damakmak, sobrang dami ko talagang earrings, ang dami ko na napamigay, ang dami ko na naitapon, ang dami ko na nawala. May parating pa. Hello? Oh, grabe. Sana hindi narinig ni Mr. kasi nanonood siya dito. May mga parating pa. So, ano nga yun? Nawala ko. Minsan, magigets mo or makikita mo yung sarili mo na parang ang dami mo palang hindi nagagamit kasi minsan paulit-ulit yung nabibili mo or minsan, alam mo yun, sinasadya mong bumili ng iba-ibang kulay tapos ending few pieces lang talaga yung paulit-ulit mong ginagamit or paulit-ulit mong ina-access. So, kung mas mainam na few pieces, may value or pwede mong ulit-ulitin. So, yun lang. Thank you very much for watching. Sa lahat ng mga nag-subscribe, thank you very much. Ay, nadadagdagan na po tayo. Tuloy-tuloy niyo po yan. Tapos, sana po, sipagin ako na sipagin. Sana safe kayong lahat. Subscribe niyo na, mag-like na kayo, and share this video sa mga friends niyo. Thank you! Bye!